bossing. So, part 2 ng ating DIY mesh grill installation. Mm-hmm. Kung di nyo pa napapanood yung first video natin kung paano nag-install ng mesh grill kay Suzuki Espresso, panoorin nyo muna yung mga bossing para may idea kayo kung paano namin ginawa ni Mrs. yung aming mesh grill na kagaya nito. Ayan. At ang link ay nasa description below. Panoorin nyo muna yan. At kung napanood nyo na yung video na yan, maraming salamat, bossing. Pwede na tayo mag-proceed para sa... Part 2. Hindi ko alam sasabihin. Para sa part 2 ng ating mesh grill installation. Yes. Kasi nanghihinayang ako sa sobra ng ating biniling mesh grill. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Pakita ko sa inyo. Ito yung sobra natin ng mesh grill, mga bossing. So marami pa yan, no? Mahaba pa. At nanghihinayang ako, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yan. Kung itatambak ko lang ba. Sayang naman, kaya nag-isip ako kung saan siya pwede ikabit. And then, ito rin yung sobra natin na universal scratch door protector. 5 meters kasi ito eh. So marami pa, oh. Sayang naman kung itatambak lang natin. So, naisip ko ilagay siya dito sa likod ng ating espresso, dito sa may plate. Para magkaroon siya ng konting design, para siya naka-emboss. Magkaroon siya ng additional character. Tanggalin lang natin to. Doon sa una nating video, mga bossing, nagbaklas pa tayo ng front bumper. Dito sa likod, mas madali natin maikakabit yung mesh grill. Tinanggal ko na yung ating plate. Tatanggalin ko lang ito. May tatlong tornilyo to. Isa. Dalawa. Tatlo. So, same procedure lang yung gagawin natin. Same doon sa first video. Susukatin natin to. Ililipat natin sa mesh grill. Magkakat tayo. And then, maglalagay tayo ng rubber sa gilid. And then, i-install na natin. So, bali, gagamit tayo ng metro. Sukat nito is 86 inches. At yung kanyang lapad is 14.5 inches. So, gawa na tayo ng pattern, mga bossing. Nakagawa na tayo ng pattern, mga bossing. Tingnan natin kung sakto. Ayan. Sakto siya. So, ayun na nga. Technical difficulties tayo, mga bossing. Pasensya na kasi na-delete namin yung actual na pag-transfer namin nung pattern papunta dun sa mesh grill at kung paano ikinat. For some reason, nag-delete kasi kami ng memory sa phone, na-delete namin lahat. So, ganito na lang gagawin natin. Mag-flashback na lang tayo dun sa previous vlog namin kung paano namin ginawa yung mesh grill dun sa front bumper. Same lang naman yung process. Flashback. Okay na. So, pwede na tayong mag-trace. Pwede na tayo ngayon mag-cut, mga bossing. So, pinatong ko lang yung mesh grill sa tabla para hindi masugatan itong ating tiles dito sa garahe. Kasi gagamit ako ng grinder pang-cut. Pwede kayong gumamit ng jigsaw kung meron kayong power tool na jigsaw. Kung wala naman, pwede kayong gumamit ng lagaring bakal. Hindi naman ito matigas, mga bossing. Plastic lang siya. So, kayang-kaya to ng lagarin bakal. Yung ganun, no? Oops, may natira pa. Yun. Alright, pagtabas na tayo, mga bossing. Ayan natin itong masking tape. Again, mga bossing, kung wala kayong grinder,
huwag kayong ma-intimidate sa power tool na ginamit ko. Pwede kayong gumamit na ang lagaring bakal lang. Malambot lang to. Bali, hindi na ako naglagaring bakal kasi meron naman tayong grinding. Okay mga bossing, next step natin, ikakabit na natin tong universal door scratch protector. Medyo masikip pa siya nung sinukat ko. Bali, palawagin ko lang ng kaunti para madaling ishoot. Sa gilid-gilid lang, papasok lang natin. Tip lang, tusukin nyo muna ng ball pen para medyo lumuwag at mas madaling ishoot. Kasi medyo maano pa siya, masikip, nahihirapan ako. Pero pag tinusok nyo na ng ball pen, palawagin lang ng kaunti. Madali na siyang ipasok. Yun. So, ayan na. Nakabit na natin. Bawat gilid. Pwede na natin putulin yung excess. Pwede rin ng gunting. Malambot lang to eh. Pitin nyo lang ng gunting. Tapos, ayusin nyo lang yung paggupit para malinis tignan. Ayan. Pwede na natin ikabit mga boss. End of flashback. Ganun nga namin in-install yung ating mesh grill doon sa ating front bumper. Bali, same lang ng procedure dito sa ginawa namin sa likod kasi nga nanghihinayang kami doon sa excess ng mesh grill na binili namin. Sayang naman kung itatapon or kung saan itatambak lang. So, ginawa namin ganyan. So, ayan na yung finished product mga bossing. Sukat siya. Ayan. And then, bali, inipit lang siya nung ating pinaka plate holder sa likod na plastic. Hindi na ako nagbutas or whatsoever dyan. Basta ko na lang nilagay at sakto naman yung fitting. And then, inipit ko nung ating plate holder na plastic. And then, dito sa gilid-gilid, naglagay ako ng 3M na pandikit. Ganito, adhesive. Dyan, para talagang flat na flat siya. Ayan, hindi siya visible kasi dito ko lang sa gilid-gilid nilagay yung adhesive. So, ganyan na yung kinalabas niya mga bossing. Ayan o, para na siyang may 3D design or 3D na design sa likod. Ayan. So, ang kulang na lang dito sa ating espresso is ligo. Wala pa siyang linis-linis kasi nakastock lang dito sa loob. Hindi naman kami lumalabas. So, ayan na. Sana nagustuhan nyo kung saan namin nilagay yung excess na mesh grill na binili namin. So, ayun na nga mga bossing. Sana nagustuhan nyo ang aming DIY project. And maraming salamat nga pala sa mga bagong subscribers and sa mga patuloy na sumusuporta sa aming YouTube channel. And bago kami magpaalam, don't forget to like, share, and subscribe to this video. Have a good day! Bye! Bye.